Katatapos lang ng ulan nang magawa ko ang mga bagay na ito. Ako nga pala si Bart, 30 taon gulang. Nagsimula ang lahat nang may dumating na isang dayo sa aming baryo. Isang balingkinitan at maputing babae ang pumukaw ng aming pansin. Habang ako at ng aking pinsan ay nagbibiroan, ang Uncle Juan namin ay napakaseryoso. Pinagmamasdan ng maputi ni Uncle itong babae. Ang sabi niya, hindi siya maaaring magkamali. Siya ang babae na nakita niya. At ito daw ang pumaslang sa kanilang tanod nung siya'y bata pa. Nangiti na lang kami magpinsan dahil imposibleng mangyari iyon. At dahil doon ay nainis si Uncle Juan at nagtataka kung bakit hindi nga tumanda itong babae. Ilang linggo ang lumipas at panahon na ng pagbubungkal ng lupa upang magtanim ng palay. Ngunit nagimbal kami. Ang alaga naming kalabaw ay natagpuan naming walang buhay. Kalanos-lanos ang itsura nito. Isa lang ito sa dahilan kung bakit nagawa ko ang bagay na ito. Naguguluhan kaming magpinsan kung anong uri ng mabangis na hayop ang siyang gagawa nito sa aming kaawa-awang kalabaw. Habang ang aming Uncle Juan ay lubos na nanghihinayang sa pagkawala nito, nagpaalam si Uncle na lalabas muna. At bagyang narinig ko na may uusigin siyang aswang. Bit-bit pa nga niya ang isang gulong. At iyon na ang huling sandali na nakita naming buhay si Uncle Juan. Tulad na nangyari sa aming kalabaw, ay karumal-dumal din ang kanyang kinahinatnan. Yan ang dahilan kung bakit sinugod ko ang bahay ng babae. At nang ako'y makarating doon, ay hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon makapagsalita. Wala akong kamalay-malay na sinundan ako ng aking pinsan at nasaksihan niya kung ano ang aking ginawa. Binulag na ako ng aking galit at hindi mapigilan ang aking mga kamay. At hinihintay na lamang ang gagawin ng aking pinsan sa babaeng iyon. Ang akala ko ay tutulungan ako ng aking pinsan upang dispatchay nitong misteryosang babae. Ngunit hindi ito ang nangyari. Salip ay inawat niya ako. At habang nangyayari yun, ay nabigla ako sa aking nasaksihan. Totoo nga ang sinabi ni Uncle Juan na ang babaeng iyon
ay isang aswang. Ako'y nagimbal nang biglang tumagos ang kamay ng aswang sa dibdib ng aking pinsan. Dahil sa pagkataranta ay nawala sa aking paningin ang halimaw. Ang aking naaalala ay mayroong isang pusa na lumabas sa bintana. Huli na namang isip ko na baka iyon na ang aswang. Nakatakas ito at mula noon ay hindi na nagpakita sa aming baryo. Kung sasubscribe na yun, pindutin nyo na yung pula sa baba. Like! I like a like! Hit the bell! Share!